Ito nga daw ang balak na gawin ni Rob Pelinkang trade dito sa team ng Lakers para ngayon may improve sila. Pero bago nga natin yan pag-usapan mga idol, ito muna ngang napakabatang NBA player na nagretiro na. Yan ay walang iba kung hindi si Chandler Hutchison. Siya nga mga idol ay nakasali sa draft class noong taong 2018. So 4 years pa lamang ang nakakalipas pero nagretiro na siya sa NBA. Matapos nga na walang kumuwang NBA team sa kanya ngayong season at ngayon ay naglalaro siya sa G League, ay inannounce niya sa kanyang Instagram na he is stepping away from playing basketball. Hindi niya nga rin nilinaw, hindi niya dinetalye ang exact reason ng kanyang pagre-retire pero sabi niya dahil personal reasons. So I think na gusto niyang irespeto na lang natin yon. Pero hindi naman na siguro masama ang kinita neto nga ni Hutchison sa kanyang 4-year NBA career. Kumita nga siya ng 11 million. Hindi na yun masama at for sure set na siya for the future. Pero anyways nga ay pag-usapan naman natin ang isang NBA player nga daw na nagsuka nang dahil sinubukan yung Stephen Curry workout. Binunyag nga ng isang trainer na meron nga daw isang NBA player ngayon na naglalaro pa rin sa NBA na ginawa yung workout ni Stephen Curry. At sa unang 5 minuto nga daw ay naupo sa sahig malapit sa pintuan at 4:30 seconds ay nakaupo lang siya at nagpapahinga. Tumayo nga daw, lumabas at nagsuka at hindi na ginawa yung workout ni Steph. So pagpapakita nga lang ito kung gano'ng ka-intense itong mga ensayong ginagawa ni Curry. Sipin nyo yun mga idol, isang NBA player na yon, naglalaro sa NBA pero hindi pa rin kinaya yung workout ni Steph. Hindi natin alam kung ano yung exact na ginawa nila pero for sure napakahirap nun. And that mga idol tells us kung bakit nga ganito si Stephen Curry. Bakit one of the best players in the NBA ngayon siya if not the best at one of the greatest na naglaro sa NBA. Dahil nga yan sa tindi na kanyang pag-iensayo na miski kanyang kapwa NBA player ay hindi kinaya. Anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin ang binabalak nga daw ng Lakers na gawin pagdating sa December 15 ayon sa isang ESPN reporter para sa Lakers. Well, sinabi na ito ni Dave McMenemy ng unang option nga daw ng Lakers ay ititrade itong si Russell Westbrook plus 1 pick or 2 pick para nga daw sa isang star or multiple players. Pangalawang option nga daw na binabalak ng Lakers ay combination nga daw ni Patrick Beverley at Kendrick Nunn at mga picks para nga daw sa isang role player na makakatulong dito sa team ng Los Angeles Lakers na masagot nga yung kanilang problema. At ang kanilang panghuling option na gagawin ay gagawin nila yung option number 1 at option number 2. Pagsasabihin yung trade na yon para nga talaga na mag-improve na itong team ng Lakers. So yan nga ang ni-reveal sa atin ng isang ESPN reporter na si Rob Pelinka ay may desire pa pala na i-improve itong team ng Lakers. Kala nga ng Lakers fans na ito na, buong season ay ganito na ang kanilang roster. Pero nagtatrabaho pa rin pala itong si Rob Pelinka behind the scenes. So let's see mga idol, after ng December 15 ay kung makikita na ba natin at mababalitaan na natin ang Lakers na gumawa nga ng trade. At isa pa nga rin pala mga idol, yung upcoming road trip na itong team ng Lakers kung saan maglalaro sila ng 6 games ay magdedetermina nga rin daw kung anong move ang kanilang gagawin. Kapag nga daw naging positibo yung kanilang 6 game road trip ay baka onting adjustment, onting trade na lang ang kanilang gawin. Pero kung medyo hindi maganda ang kinilabasan, hindi nagustuhan ni Rob Pelinka, ay baka gawin niya nga yung option number 3. I-trade si Russell Westbrook, si Kendrick Nunn, si Patrick Beverley at ang kanilang dalawang first round pick. So may exciting news nga para nga sa mga Lakers fans. Parang may positibo na pwedeng mangyari in the next couple of weeks. So let's see mga idol kung ano bang magiging desisyon ni Rob Pelinka at ng team ng Lakers.